blessed morning po sa ating lahat. Tayo po'y tumayo ngayong umaga at palakpakan po natin ang ating Panginoon. Lord, you are so good. Kaya po ngayon ay pupurihin po namin ang inyong pangalan. Maraming salamat po sa araw na ito at sa lahat po ng inyong ginagawa sa aming buhay. Patuloy po namin kayong pupurihin at sasambahin, Panginoon. Napakadakila po ng inyong pangalan, Panginoon. At napakadakila po ng inyong mga gawa. We worship you, O God.
Sasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ikay walang katulad, tunay ngang ikay di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ikay walang katulad, tunay ngang ikay di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa akin nagmamahal. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Oh, mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Oh, napakabuti mo, Panginoon, di ka nagbabago. Napakadakila mo, O Diyos. Pag-ibig mo'y tapat, pag-ibig mo'y di nagmamali. Panginoon, hindi ka nagbabago. Sabi po sa Isaiah 53, verse 1 to 12, sino ang maniniwala sa ibinabalita naming ito? Kanino mo ipinakita ang iyong kapangyarihan? Kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ang kanyang lingkod, parang ugat na natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Walang taglay na pangakit para siya ay lapitan. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong
hindi tumututol kahit nagupitan at hindi umiimik kahit kaunti man. Nang siya'y hulihin at tatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya'y inilibing na masama, nakasama ng masasama at mayayaman. Kahit na siya'y walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya at sa pamamagitan niya'y may sasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang lalasap ng ligaya, malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulugdan, ang siyang tatanggap sa parusa ng marami, at alang-alang sa kanya sila'y aking patatawarin. Dahil dito, siya'y aking pararangalan, kasama ng mga dakila at makapangyarihan, sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nakibahagi sa parusa ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Tayo po'y manalangin. Napakabuti mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat sa ginawa mo sa krus para sa amin, Panginoon. Salamat inalay po ninyo ang iyong buhay para sa amin na mga makasalanan. Salamat na kahit ikaw isang Diyos, isang makapangyarihang Diyos, ikaw ay nagpakumbaba upang kami ay maitaas. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay at bagong buhay na kaloob po ninyo sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, na hindi lamang tuwing mahal na araw namin maalala ang inyo pong kabutihan, ang inyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, kundi sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon, lagi naming maalala na inalay mo ang iyong buhay para sa amin. Tanda ng iyong pag-ibig at pagmamahal po sa amin, Panginoon. Salamat, merong kapatawaran ng kasalanan dahil sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, wala po kaming ibang itataas at pararangalan sa araw na ito kundi ikaw. Maaring yung ibang tao, Panginoon, nalulungkot. Pero kami, Lord, kami na tumanggap sa iyo, Panginoong Jesus. Masayang masaya. Nagagalak ang aming puso. Dahil ngayon, Panginoon, naunawaan namin ang tunay na kahulugan ng ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan at pag-ibig sa amin. Muli po, Panginoon, binabalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri. And Lord, we pray, O God. Sige po, ipag-pray po natin ang ating mga pamilya, ang ating mga sarili. Kasama na po yung ating mga sarili. Sige po, let us come to God. Hallelujah, Lord. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa bagong araw na ito na kaloob mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa bagong buhay, bagong pag-asa na kaloob po ninyo. Salamat sa mga biyaya. Sige po, pasalamatan natin ng Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapala na inihahanda po ninyo sa amin sa bawat araw. Salamat sa inyong kabutihan at katapatan. Hindi ka nagsasawang ipahayag, Panginoon, ang iyong kabutihan sa amin. Lord, salamat sa aming mga pamilya. Salamat, pinagpala mo na ang aming mga sambahayan, Panginoon. Ang aming kanya-kanyang asawa, ang aming kanya-kanyang mga anak, Panginoon. Ang aming mga magulang. Lord,
Salamat po sa regalo po ninyo na pamilya sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, ang bawat pamilya, Lord, na wala ka pa sa kanilang mga tahanan. Dalangin namin na makilala ka nila, Lord. Dalangin namin na ikaw ang maging Diyos ng bawat pamilya at bawat tahanan. Ng bawat magulang, bawat anak. At hayaan po ninyo na maghari ang iyong kapayapaan at pag-ibig at pagpapatawaran, Panginoon, sa loob ng tahanan. Dalangin po namin na ikaw, Kristo, ang makita sa bawat tahanan na meron po kami, Lord. At yung mga mahal namin sa buhay na wala pa pong pagkakilala sa inyo, dalangin po namin sila sa inyo, Panginoon. Na makatagpo ka nila, Panginoong Jesus, sa kanilang mga buhay. Lord, thank you for blessing our families, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Almighty God. Hallelujah, Lord. Sige po, pag-pray po natin. Maging ang sanktuaryo po ng Panginoon, ang C127. Hallelujah, Lord. Lalo na po doon po tayo magdaraos ng anibersaryo po ng church. Panginoon, dalangin po namin ang iyong iglesia, ang C127, Panginoon, na inilagay mo sa puso ng aming mga pastor, na inilagay mo sa puso ni Bishop, Panginoon, ni Bishop Alvin, kasama ng mga council, Lord. Maging kami, Panginoon, na kanilang mga inaalagaan, Panginoong Jesus. Dalangin po namin, Panginoon, na maitayo ang iyong bahay-sambahan, kung paanong ipinagkalob mo yung lupa upang maitayo ang iyong sanktuaryo, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoong, lahat ng kakailanganin upang maparangalan ang iyong pangalan sa lugar ng Lagundi, Panginoon, kung saan maitatayo ang iyong malaki at napakagandang sanktuaryo. Maparangalan ang iyong pangalan sa lugar na iyon, Panginoon. Marami ang kikilala sa iyo. Marami ang maliligtas. Madakila ang iyong pangalan, Panginoong Jesus. Makita ng mga tao na ikaw ay buhay at makapangyarihang Diyos. Salamat, Panginoon, sa mga taong gagamitin mo. Sa amin na iyong mga anak. Natutulong, Panginoon, upang may sakatuparan ang plano at layunin mo sa iyong simbahan. Maging yung mga iglesia mo, Lord, yung mga outreaches, Panginoon, na nagnanais na makapagpatayo ng iyong iglesia. Pagpalain mo kami, Panginoon, tulungan na maparangalan ng iyong pangalan. Lord, we thank you, O God, for your faithfulness and goodness to your church, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Ngayon naman po, ipag-pray po natin yung ating mga prayer requests. Sige po, pag-pray po natin yung mga hinihiling pa po natin sa oras na ito. Hallelujah, Lord God, Jesus. Panginoon, dalangin po namin ang lahat ng may mga hinihiling na kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Dalangin po namin, O Diyos, na kayo po magpagaling sa lahat ng may mga karamdaman sa puso, may mga karamdaman sa bato, Panginoon. May sakit, Lord God, sa kanilang mga physical na katawan. Lord, we pray for them, O God, na kayo po ang magpagaling sa kanila. Kayo po ang Diyos ng kagalingan, Panginoon. Our great healer. Lord, salamat po sa kagalingan na ipinagkakalob mo sa mga anak mo na may karamdaman. We pray for you, Mul Hernandez, Lord. Bridget Mendoza, Samuel Banagudos, Eric Canlas,
Mila Flores and Marife Reyes and Joseph Minay. Maging si Mel Musni, Lord. Si Elena Sikat, Lord. Yung may mga cancer, Panginoon. Si Chris Steven Malunes, Lord. Complete healing and recovery. Si Conrado Ilagan, yung kanyang heart ailment, Lord. Si Lito Calma, si Let Palo, Lord God, healing from their body aches. Si Chris Steven, Panginoon. Si Vilma Ignacio, si April Joy Lopez. Lord, ipagkalob mo yung kompletong kagalingan ng kanilang mga pisikal na katawan. And Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa pagpasa mo kay Clark Jade sa kanyang board exam. Bigyan mo siya ng katalinuhan. Si Maribel Babaran, Lord, yung kanyang business, i-bless mo po. Si Jobel, O God, we pray for her safe pregnancy, O God, maging si Rhea Manarang, Panginoon. Makapanganak po siya ng safe, Lord God, this April, O Lord. Si Myra Garcia, Panginoon, we pray for complete healing. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa kagalingan ng mga kapatid po namin. Maging, Lord, yung blessing po, Panginoon, ng bawat pamilya, Lord God, na nangangailangan ng iyong pagpapahala. Lord, we pray, O God, sa Rogelin family, Annalyn family, si Roseanne family and family, at si Christy and her family, Lord. We pray for blessing, O God, sa mga pamilya na nangangailangan po na yung pagpapahala, ng financial breakthrough, Lord. Tulungan mo po sila, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Kayo po ang tumutugon sa lahat ng aming mga panalangin. Muli po, Panginoon, pinagpala mo na ang bawat isa, maging ang katugunan sa aming mga panalangin. Even to our pastors, Lord, na nasa Piñel ngayon, merong encounter po doon, Lord, mula kahapon hanggang ngayon. Lord, we pray na kayo po ang mag-ingat at magpala sa mga anak mo na nandoon po upang nais kang katagpuin, nais kang maranasan. We pray for Bishop Alvin, Pastora Carmela, Lord, si Pastor Herbert, si Pastora Glenda, si Pastor Phil, O God, si Pastora Edith, Pastor Ian, Lord God, maging si Pastor Zay, ang buong council, si Pastora Mirna, Lord, we pray for them, O Lord, that you give them wisdom and knowledge, Lord, sa kanilang pangangaral ng iyong salita at pagtuturo. Ikaw, Panginoon, ang kanilang maparangalan. Pagpalain po ninyo ang aming mga pastor, Lord, sa kanilang mga personal na pangangailangan, maging sa kanilang mga pamilya, Panginoon. Lord, kayo lang ang nakakaalam ng tunay na kalagayan ng aming mga pastor. Kaya dalangin po namin sila sa inyo, Lord. Pagpalain mo po sila. Maging ang lahat ng mga pastor sa Europe at dito sa Pilipinas, Panginoon. Christ in you, Europe, and Christ in you, Philippines. At ang lahat ng mga pastor na ikaw ang pinararangalan. Pangunahan mo po ang bawat isa at pagpalain po ninyo kami, Panginoon. Kayo lamang po ang aming maparangalan sa aming mga buhay, hindi po ang sino man at hindi po ang aming mga sarili. Ikaw, Jesus, ikaw, Panginoong Jesus, ang aming pararangalan at pasasalamatan sa aming mga buhay. Purihin ka, Panginoon. Maraming maraming salamat po. Salamat meron kaming Diyos na tumutugon sa aming mga panalangin. We thank you, Jesus, and we glorify your name, O God. In Jesus' mighty name we pray, and everybody will say, Amen and Amen. Mabuti ang Diyos na sa akin at mamahal. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos na sa akin at mamahal.